May gagawin tayo. Ito, Samsung. Ito, 55NU7300G. Problema nito, nagbiblink lang yung ilaw niya. Bubukas yung backlight. Tapos mamamatay. Tapos bubukas ulit yung backlight. Ito yung power supply. Tapos ito naman yung mainboard niya. Yung unit natin ay curve. Curve na 55 inches. Testing natin muna. Ayan. So, nagpa-light siya. Tapos, namatay yung backlight. Ayan. Biblink yung ilaw. Tapos, magbubukas ulit yung backlight. Magbiblink ulit yung ilaw. Okay. So, yung ganitong issue, step by step yung gagawin natin dito. Una, hang natin tong mainboard. Tanggalin muna natin mainboard. Check natin yung backlight natin kung normal. Saksak natin. Yan. So, gumana siya, ano? So, normal yung ilaw natin. May backlight siya. Hindi siya namamatay. Okay. So, bubunutin natin ulit. Tapos, kabit natin itong mainboard natin. So, natin gagawin, hang natin yung ribbon. Dalawa kaagad. Papaganahin natin yung mainboard na walang ribbon. F, yun lang, may blocking na yung isang side, oh. Naka-tape method na yung isang side natin. So, galing pa ito Quezon City. No, malayo pa yung pinanggalingan nito. Okay, so testing ulit natin. Tingnan natin kung magtuloy yung backlight. Yan. Pag hindi yan namatay, ibig sabihin na sa panel issue ang problema. Ayan. So, hindi siya namatay. Tuloy-tuloy yung ilaw natin. Ayan. So, hindi siya namatay, oh, pag nakahang yung ribbon. So, dahil ito ay mayroon na dating tape method sa side na ito. Ibig sabihin, itong side na dati ang problema niya, no? Ayan, may tape method na nalagay, oh. So, bunot muna natin. So, kung ito ay magkabilaan ng sira ng unit, so, negative na ito sa repair. Gagawin natin, dahil yung tape method niya, itong side, ditong side na ito. Yan, sa bakante siya, nag-tape method, ano. Ilang pin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sa gilid, bakante. Tapos, 16 pin ang binlock niya. Okay. So, pagdating dito sa kabila, yan. So, ito na yung mga clock signal natin. Tapat din dito ang signal natin. Okay, so magbablock din tayo dito. 5 tapos 16 pin. 5 yung bakante, 16 pin ang ibablock natin. Okay, so ito nagblock tayo dito. 5 pin yung bakante tapos nagblock tayo. Lagpas ng 15 yata yan. So try lang natin kung magtuloy-tuloy yung display nito. Para lang malaman natin kung repairable pa yung unit or hindi na. Kasi ito, pag magkabilaan ng issue, ay hindi na natin ginagawa. Okay, testing natin. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy yung ilaw. Yun, nag-backlight siya. Eh, yun, oh, tumuloy siya, no? So, hindi siya nag-shutdown. Ibig sabihin yan, sira din yung isang side natin. Tapos yung isang side niya, sira din. So, ano na mangyayari sa unit natin pag kabilaan ng sira? Blanco, white screen. Yan na lang ang display niya. Kasi wala nang clock signal na pumapasok sa ating unit.
or sa ating LCD. Okay, bunutin natin to. Tapos, tanggalin natin to. Tanggalin natin yung tinape niya. Yan, tinanggal natin yung tape niya. Tapos, saksak natin. Titingnan natin kung magtutuloy yung unit. Yan. Okay. Namatay. Yan, blink siya. Okay, blink pa rin siya. So, ibig sabihin nito, yung unit na ito, magkabilaan na ang sira ng ating panel or ating glass. So, pag magkabilaan na yung sira, negative na sa repair. Kasi, hindi na siya makukuha sa modify, tapos sa blocking or tape method. So, cancel na natin yung mga ganitong problema. Wag na natin ituloy. Yan. So, tinanong ko siya kahapon kung pang ilang gawa na ito. Sabi niya, nagawa na daw dati. So, pangalawang sira niya ngayon. Kabila naman ang nasira. So, dati itong may problema. Ngayon, ito naman yung may problema. So, wala na. Okay? So, hanggang dito na lang yung video natin. At ganun lang pang nag-troubleshoot ng ganitong klaseng TV. Kung pwede pa ba siyang i-repair or hindi na. So, pag magkabilaan ng sira ng ating glass, ito sira, tapos itong side niya sira din, huwag na natin ituloy. Cancel na natin yung gawaan yan kasi masasayang lang din yung oras natin.